sabi ko sa inyo guys, sa haba-haba na po, 2021 na po, ngayon ko lang po ginawa ng video to. Kasi nga po, sobrang nahihiya. Sobrang kate na po. To the point na gusto mo na nga lang po talaga magpalit ng bagong singit. My YouTube channel. So, in 40 days of video, yes guys, magkakaroon po tayo ng isang story time dito sa ating YouTube channel. Before anything else guys, please subscribe to my YouTube channel and i-click mo na rin yung bell dyan sa gilid para every time na mag-upload ako guys, lang yung papanood yung mga video na i-upload ko dito sa aking YouTube channel. 20 times kung pinag-isipan talaga guys kung gagawan ko ng content itong video natin for today. So actually guys, sobrang nahihiya kung gagawan ko ba siya ng content. But, yeah, gawan ko na daw ng content to sis kasi nga, di ko sure kung ako lang yung nakaranas nito pero syempre may mga iba rin guys na kababaihan na naranasan yung naranasan ko before. Bakit nga ba ako nagkaroon ng tinatawag na jack itch? Actually guys, hindi ko alam kung ano yung ibig sabihin ng jack itch in Tagalog kasi hindi ko siya masyadong na-research. But sa pagkakaintindi ko po, sa mga napanood ko na video sa YouTube is para siyang rashes sa gilid ng ating singit. So yes, nakaranas po ako ng ganon. Kasi nga po, hindi ko alam kung bakit. Syempre, some of you sabihin nyo, hygiene. Yes guys, super duper. Ano ba? Super hygiene ko po guys when it comes to down the area ng body. Hindi ko sure kung anong Tagalog ng jack itch, but yes, i-search nyo na lang po siya sa Google. Story time na tayo, ba't ako nagkaroon ng jack itch? So, way back last year, siguro mga bare months yun, mga October or November, mabasa mga bare months siya guys. Nagkaroon po ako guys ng, yun nga, yung rashes na tinatawag na jack itch. Kasi, hindi ko alam kung bakit, pero biglaan na lang po yon ako nagkaroon ng ganon sa aking singit. When it comes to singit guys, sobrang ano ako dyan, tawag dito, hindi ko sinabing sobrang perfect ko, pero sobrang marinis po ako sa part na yon. Syempre, yes, babae tayo, kailangan marinis tayo sa part na yon. Ang tagal po ng sinapper ko guys doon sa crashes na yon. So, bumili lang yon guys ng almost 2 months. Super tagal po ng naging journey ko dun sa jack itch or yung sa rashes ko nga po dito sa aking singit. Yung mga naranasan ko nun guys, unang-una, sobrang kate niya guys. As in, everyday guys, super duper kate. Alam niyo guys, nag-start lang naman yun guys sa parang may ano siya, parang namumula. Namumula factor. Ganun yung itsura niya. Sorry guys, hindi ko mapapakita sa inyo yung aking singit kasi medyo sensitive na yun at baka ma-demonetize side dito sa YouTube ko. But guys, i-search nyo na lang guys yung itsura. Pero maglalagay ako ng sample picture dito na ganun yung naging itsura niya guys talaga ng singit ko. As in, kung makikita nyo dyan guys, nung una na ano, parang hinayaan ko lang siya. Actually, guys, ano lang siya, parang, alam mo yung parang kagat lang ng lamok. Ganun lang siya guys. Parang kagat lang siya ng lamok na dot. Tapos kinamot ko siya ng kinamot kasi nga sobrang, ano niya guys, sobrang kate. Sobrang, alam niyo parang kulang na lang talaga guys, magpalit ka ng singit, ganun. Sobrang kate niya, tapos hanggang sa tumatagal guys. Dahil, ganito po yung naging itsura niya sis. Super duper rashes sa talaga na parang nakakadiri na po talaga. Alam niyo guys, sobrang kate nun and lagi ko po yung iniiyak gabi-gabi. Imagine niyo, 2 months ko pong sinapper yun. In, nakita niya na po yung mga picture na sample. Pero hindi po akin yun ha. Yan lang po yung, syempre ako lang makakakita ng singit ko. Ganun po yung itsura niya guys. Sobra akong na-stress. Sobra akong na-depress talaga ako nung time na yun. Kasi sabi ko, bakit? Ba't ako nagkaroon ng ganun? Sabi ko sa inyo guys, super duper hygiene po ako. When it comes to my, tawag ito, bikini line, batawag dot, or singit. Kasi nga po, wala lang. Siguro talaga naman required talaga guys na dapat talagang malinis ka sa katawan lalo na pag babae ka. And hindi ko na po alam guys kung ano ba yung
isusolusyon ko doon, yung igagamot ko, yung ire-remedy ko. So, sa loob ng 2 months na yun, guys, ako lang po ang nakakaalam nun. Kasi, sabi ko sa inyo, guys, sa haba-haba na po, 2021 na po, ngayon ko lang po ginawa ng video to. Kasi nga po, sobrang nahihiya. Nahihiya ako kasi, syempre sabihin ng iba dyan, yan kasi, ano, hindi ka hygiene. Guys, hygiene talaga ako when it comes to my down part na area. Kahit sa nanay ko, hindi ko po siya talaga shinare kasi nga po nahiya nga po ako. And dumating na sa point, guys, na hindi ko na talaga carry yung pangangati niya talaga. As in to the point na, guys, ganito na yung naging itsura niya. Super duper. Nagsusugat na po talaga. As in, nagsusugat na po talaga siya. And sobrang kati na po. To the point na gusto mo na nga lang po talaga magpalit ng bagong singit. So, yun, sinabi ko na sa mother ko. And, unshock ako rin ng time na yun, no? Merong YouTube channel, merong mga content creator na, ayan, na ginagawa ko na pwede kang mag-search ng mga remedy, solution, kung paano mo siya mapupuksa. So, yun. Nagsabi ako sa mother ko, sabi ko, ma, sobrang kati na po ng ano ko, ng aking singit, ganito, blah, 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 para ako may jack itch, and et cetera. So, yun. Sabi niya sa akin, na-experience din daw pala niya yun. So, yun, experience din niya. And, guys, maniwala kayo sa hindi. Yung nakapagpagaling sa aking rashes sa singit, 2 product lang po yun. And hindi ka gagastos dito ng mga 100 plus. Hindi ka gagastos dito, guys, ang more than 200 pesos. Sobrang mura lang po niya. And actually, guys, sinabi ko muna to sa mother ko. And after nun, nanood ako ng mga YouTube, mga content creator na gumagawa ng ganong klaseng content about sa jack itch. Yes, parehas rin ang sinabi ng mother ko, guys. So, yung ni-remedy sa akin or yung binigay sa akin, guys, ng mother ko na pampakalma dun sa rashes. Kasi parang may bacteria daw yun, may mga ngipin, ganyan. Parang tawag dito, pag hindi mo siya napuksa agad, baka kumalat sa mga part ng area na meron ka. Actually, isang part pa lang po ng singit ko yung meron nun. Pero yung kabila, yung dito, hindi pa po yung nalalagyan ng katikati. So, ayan, makatika kasi te. Ayan. Kaya, itong part na to, guys, ayun yung meron. And yung itsura niya, guys, yung kanina mga pinlex ko na picture. So, ganun-ganun po yung itsura niya. So, guys, actually, guys, sobrang tagal ko nang alam itong brand na to. High school pa lang ako. And nagulat talaga ako, guys, na ito lang yung pala yung makakapagpuksa dun sa aking jack itch or yung katikate sa singit. Which is ito, yung BL cream. Ayan. Hindi ko alam kung nagpo-focus. Ayan. Yung BL cream, guys, ito yung itsura niya, guys. Ayan yung packaging niya. And, ayan. And yung kanyang itsura po ay, ayan, nakita nyo naman, guys, ha, gamit na gamit ko talaga yung product before, but today, guys, May 5, 2021, hindi ko na po ito ginagamit. Itong BL cream lang pala na to ang makakapuksa ng problema ko for almost 2 months. So, sobrang effective. Actually, nung high school pa lang ako, guys, kaya alam ko na tong brand na to kasi ito talaga yung ginagamit ng mother ko pag meron kaming katikate. So, syempre, parang bacteria yon na kailangan puksain, patayin, eh, diba? So, ayan. Ito, nung high school ako, parang 10 pesos lang to 15 pesos. Pero, now, 45 to 60 pesos na po siya nag-range. Pero, dito sa butika namin, 45 pesos ko siyang nabili. And, sinabayan ko po siya ng pag-inom ng gamot, which is, nabili ko rin sa butika sa amin, na 30 pesos lang ang isa, Cetirizine. So, I'm not sure sa pronunciation, but ilalagay ko na lang po dito yung tawag, Cetirizine, yun. Cetirizine po yung aking iniinom din nun. So, ang paggamit ko po nito, guys, every night. So, ginagamit ko po itong cream na to, guys, every night lang po before ako matulog. Malinis ang ating malinis yon. And yon, kailangan wash. Ayan. And i-apply ko na po, guys, itong BL cream sa pinaka-part na meron akong rashes. And after nun, umiinom po ako ng Cetirizine. I'm not sure, guys, sa pronunciation, but Cetirizine, ayun. 30 pesos lang yun, guys, sa butika. And binili ko po yun, guys. 4 lang po yung binili kong Cetirizine. And dito talaga ako super duper na windang guy. 3 days lang po ng pag-take and paggamit ko na itong cream na to.
Napuksa na po guys ang aking rashes or jack itch sa aking singit dito. Diba? Imaginin mo yun, Zai. Hindi ako gumastos ng 500 pataas. Parang 200 lang talaga, guys. Imaginin mo yun. Ito lang pala yung makakabigay ng solusyon sa aking problema for 2 months. Kasi yun, nahihiya talaga ako, guys, i-share. Tignan nyo nga, guys, oh, sobrang late na talaga, guys, since ginawan ko ito ng video, diba? And napilit lang talaga ako ng mga kapatid ko na gawin ko tong video. Kasi nga, syempre, baka may kagaya ko na nanonood dito sa vlog ko na nahihiya magtanong sa nanay or sa friends, o diba? Kaya ginawa ko po tong video na to, guys, to inspire. To inspire ba yon? To educate, guys. I'm not sure kung i-educate kayo. And hindi naman ako, guys, ganun ka-professional when it comes to mga remedy, ganyan. Pero, isa pa rin ako, guys, na nagpapasalamat kay Doc Willy Ong. Kasi, guys, isa rin siya sa mga video na napanood ko kung ano yung naging rason ba't ako nagkaroon ng jack itch. So, ang sabi niya doon sa video niya na napanood ko, yung cause ng jack itch is yung pagsusuot ng masisikip na underwear, which is ginagawa ko po talaga yun, guys. As in, masikip po talaga ako mag-underwear, hindi ko alam kung bakit. And facts about me, masikip talaga ako magsuot ng underwear. And yun din daw ang nakakapag-cause ng pag-itim ng singit. Kaya nun, simula nun, guys, nung nalaman ko yung ganun yung nagiging cause, tinapon ko na po yung mga underwear na masisikip. Gusto natin yung maluluwag, ganun. Ayan, maluluwag na po yung sinusuot ko na underwear. And also, yes, ako, guys, kasi sa loob ng isang araw talaga, kahit before pa dalawang beses ako nagpapalit ng underwear, yon. Kailangan din daw talaga hygiene, ba? Hygiene is a must. Yun lang, guys, yung ating masasabi ko sa video na to, guys. Actually, it's a quick video lang naman, pero gusto ko lang talaga siyang i-share sa inyo. So, guys, sa mga nakakaranas po ng ganitong klaseng stress, actually, guys, nakaka-stress talaga siya. Hindi ko lang sure sa ibang naka-experience ito, pero na-stress po talaga ako that time. Kasi nga, sobrang kate. Hindi ako makatulog talaga nung time na yun. Kasi nga, ang kate niya talaga, guys, as in, mas makati pa dun sa mga kabetday. Ganun. Itong video na to, guys, ay para sa inyo. So, kung kagaya niyo ako, guys, na nahihiya before na mag-share. So, this video is for you. And, yung dalawang product lang po na nabili ko, guys, na or na ginamit ko dito, guys, ay mabibili niyo po, guys, sa mga butika. So, ayun. And yung citrusin sa butika po. And, yun lang, guys, a 40 days of video. So, I hope, guys, na na-educate, natulungan ko kayo sa video ko ngayon. So, kung hindi ka pa, guys, nakaka-subscribe sa aking YouTube channel, make sure na mag-subscribe ka na. So, yun lang, guys. See you on my next video. Bye-bye!